Nakunan ni RJ Rene Castino, isang DJ sa Katbalogan, ang pagsisiyasat ng scene of the crime operative sa lugar kung saan pinaulanan ng bala ang sasakyan ni Calbayog Mayor Ronaldo Aquino bandang alas 5:30 Lunes ng hapon. Sa video, makikita ang isang lalaking nakabonet, nakaitim na pantaas at nakahandusay sa kalsada. Kita rin sa video na bukod sa plate number na nakakabit sa isa sa mga sasakyan na nasa crime scene, ay may dalawa pang magkaparehong plaka sa loob ng hood nito. Bumuuna ng Special Investigation Task Group Aquino ang PNP Eastern Visayas para maimbestigahan kung ano ba talaga ang nangyari sa barilan sa Labuyaw Bridge sa Calbayog City. Aminado ang pulis na marami pang hindi malinaw sa tunay na nangyari, pero base sa initial report ng pulisya, dalawang grupo ang sangkot sa barilan. Sina Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino kasama ang kanyang driver at police close in security at ang grupo na binubuo ng PNP mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group at Provincial Drug Enforcement Unit. Nag-ugat-umano ang shootout matapos maunang pagbabarilin ng kampo ni Mayor ang mga sasakyang suspetsyosong bumubuntot sa kanila. Gumanti ng putok ang mga pulis at iginigiit na nalaman lang nila na ang Mayor pala ang laman ng sasakyan matapos ang barilan. Hindi rin daw ang Mayor ang target ng operasyon ng grupo, pero umaalma si Samar 1st District Representative Edgar Sarmiento. Iba kasi ang bersyon na nakarating sa kanya base sa mga bystanders sa lugar. Inabangan umano na mga pumaslang kay Mayor Aquino ang pagdaan nito sa tulay. Ipinagtataka pa niya bakit nakabonet ang mga pulis kung lehitimong operasyon ang nangyari. I don't know what's the term, but for me that is ambush kasi biglaang kang binaril. No? Ang shootout siguro, nag-inkwentro kayo, tapos that's the time, nagbarilan pa kayo. Hindi po ganun eh. Basta pinatay, napaganda ng planning po nila. No? Doon mismo sa tulay na ginagawa, talagang plinalo ng gusto. Kanina, naghain na ng resolusyon ng kongresista upang maimbestigahan na rin ito ng kamera at hiling niya na NBI na ang mag-imbestiga sa nangyari. Ang pamilya ng mayor hindi rin sang-ayon sa report ng pulisya. Kaarawan ng anak ni Aquino na si Mark kahapon at papunta na sana sa resort ang ama nang mapatay ito. Wala silang ibang nakikitang rason sa pagpaslang kundi politika. Gustong gawin kay Papa is mag-re-ray and then lalagyan ng sabu or ano, kung anong bagay na makakasira sa kanya, sa pangalan niya. And then para ma-justify din yung operation nila na legitimate. Kinundina naman ng Malacanang ang pangyayari. Naalarma na dahil isang mayor pong pinatay, baka ito'y simula na naman no, ng patayan dahil sa politika sa panahon na papalapit na ang eleksyon. Si Justice Secretary Minardo Guevara, inatasan na ang NBI na imbestigahan ang insidente. Kasabay naman ang pag-usad ng investigasyon, hindi napigilan ng anak na alalahanin ng ama na sa isang iglap ay nawala sa kanilang piling. Sana makonsensya kayo at saka ipapakain nyo sa pamilya nyo. Kung pinayaran man kayo, galing sa dugo ng tao. Kapwa nyo pulis, security ng papa ko, walang kalaban-laban, hindi man lang nakapaputok. Driver ng papa ko, as in tagdad, katawan. Kaya napaka-imposibleng shootout ang nangyari. Ang Diocese of Calbayog ay naglabas na rin ng pahayag na kinukondena ang pagpatay sa mayor at kanyang driver at bodyguard. Nakikiramay ang simbahan sa pamilya at nanawagan ng hustisya. Zandro Ochona, ABS-CBN News.